Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the peace. Godspeed. Amen. Good evening po mga kapatid at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling magsama-sama upang manalangin sa pamamagitan po ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibos kayo sa akin sa 1 Corinthians 2 verse 16. Sabi dito, "For who has known the mind of the Lord that He will instruct him? But we have the mind of Christ." So we have the mind of Christ na kung saan makikita natin bakit nasa atin ang kaisipan, ang kagaya ng kaisipan ng nakay Kristo, sapagkat ang banal na Espiritu, ang Diyos mismo, ay nananahan sa atin. And because we have the mind of Christ, what we want to see is we will do the will of God in our lives. Diba, kung titignan natin, nung nabubuhay si Kristo sa mundo, ang nais niyang gawin ay gawin ang kalooban ng kanyang Ama nung siya ay lumalakad dito sa mundo at pinapakita sa atin ang mga bagay-bagay na ito upang magsilbing halimbawa sa atin. At yan din ang gustong i-emphasize ng Bible, because we have the mind of Christ. What we want is to do the will of God in our lives. At yan po yung gusto nating ipanalangin at ipagpasalamat sa Panginoon sa gabing ito. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat na kung saan nakita namin sa iyong mga salita. Ang nais mo nga ay gawin namin ang kalooban mo, because we have the mind of Christ. Just like Christ, ang gusto niyang gawin ay kalooban mo dito sa mundo. Kaya tulungan mo rin kami, Ama, na magawa ang kalooban mo dito sa mundo sa aming mga iniisip, sinasabi, at mga ginagawa. Patuloy na maluluwalhati ang iyong pangalan may tataas. Salamat, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Again, mga kapatid, because we have the mind of Christ, what we would want is to glorify God in our lives. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa araw-araw na paglakad natin sa mundong ito, mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat. Godspeed. Magandang balita, pakinggan nyo to. Siya, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko, dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag nyo kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo. Five hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, doon kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron din also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ikang matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung
ika nga, desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe, ang kalooban ng Diyos talaga, ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aaral natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, pag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!